Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, kami po ang mga nalayo sa iyo, Panginoong Diyos, at nabuhay sa kasalanan. Kami po ang mga nabuhay ayon sa kasakiman ng aming laman at mga walang kabuluhang mga bagay. Nararapat po kaming alisin magpakailanman mula po sa iyong harapan, Panginoong Diyos. Nararapat kami sa kahatulan at pagkawasa. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig ng Panginoon na sa amin ay nahabag, ang Panginoong Hesus ang namatay sa halip namin at siya ang tumanggap ng sumpa at kahatulan na dapat naming tanggapin. Hinugasan mo po magpakailanman ang lahat ng aming mga kasalanan at iniligtas mo po kami nang wala kaming anumang ginagawa upang maging mga anak mo po kami, Panginoong Diyos. Kaya nga natanggap namin ang pag-asa na makapasok sa iyong walang hanggang kaharian, Panginoong Diyos. Nagpapasalamat po kami sa iyo dahil sa iyong biyaya. Kami po na tumanggap ng mahalagang katubusan ng Panginoon ay nagtipon-tipon ng sama-sama sa iyong harapan upang magpasalamat sa iyo dahil sa iyong biyaya. Nagtitipon rin po kami upang mag-aral ng iyong salita at upang magkaroon ng fellowship. Umaasa po kami na ang Espiritu Santo ay kasama namin at ng lahat ng mga taong nakikinig ng sermon online sa iba't ibang lugar. Pakiusap, hawakan mo po ang puso at isipan ng bawat taong nakikinig ng iyong salita, Panginoong Diyos. Hawakan mo po kami sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong mahabaging mga kamay. Hawakan niyo rin po ang bawat church sa Korea at ang ibang mga church sa iba't ibang bansa. At ang bawat brothers at sisters na nangangaral ng ebanghelyo sa kahirapan sa pamamagitan ng salita ng biyaya at makapangyarihang kamay upang hindi sila espiritual na bumagsak at matapang nilang maipangaral ang ebanghelyo. Gabayan mo po kami upang mabuhay kami para sa iyong kalooban at kaluwalhatian. Pakiusap, mahabag ka rin po nawa sa mga taong may sakit at mahihina. Bigyan mo po sila ng kalakasan upang walang sino man ng espiritual na bumagsak. At sa Panginoon na nagbibigay ng kinakailangang salita sa amin, ginagabayan kami upang gawin namin ang dapat naming gawin. Pakiusap, bigyan mo po kami ng iyong biyaya at salita, Panginoong Diyos. Ipaalam mo po sa amin ang dapat naming gawin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Efeso chapter 1. Verse 17. Efeso chapter 1, mula verse 17 hanggang 20. Verse 17 hanggang 20. Babasahin ko po. Upang ang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, na ang Ama ng kaluwalhatian, ay magkaloob sa inyo ng Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso, upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa na sa kanyang pagkatawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal, at kung ano ang di masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya, ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Kanyang isinagawa ito kay Kristo, nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay, at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Umaasa po tayo na ang sakuna ng COVID-19 ay matatapos na agad at umaasa tayo na maaalis na natin ang ating mga face mask upang hindi na tayo kontrolin. At upang malaya na po tayong makakapag-fellowship. Dinadalangin po natin ito ng lubos. At sa tingin ko, malapit na po talaga itong mangyari. Isang paraan po nito
ay marami na kasi ang nagpapabakuna upang mapahina yun pong hawaan ng virus. Kaya umaasa ako na mas magiging mabuti po ang sitwasyon. Alam nating lahat, ang araw ng muling pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Kaya nga talagang nagnanais tayo na magkaroon ng mga fellowship, ng Bible seminar, at magkaroon ng summer retreat. Kaya nananalangin po tayong lahat para dito, na makapag-evangelize po tayo ng mas malaya. Alam niyo po kapag nakikita ko ang mga itinatayong mga gusali, yung mga skyscrapers, naiisip ko na iniisip siguro ng mga tao na nagtatayo nito na maaari silang mabuhay ng ilang libong taon. Sa Isaiah chapter 5 verse 8, kahabagabag sila na nagdurugtong ng bahay sa bahay, na nagdaragdag ng bukid sa bukid hanggang sa mawalan na ng pagitan at kayo'y patarahing nag-iisa sa gitna ng lupain. Sabi po ng Biblia, ang bawat bahay ay mawawasak. Walang sino man ang titira sa magandang bahay na iyon sapagkat magkakaroon ng sumpa at kahatulan mula sa Diyos. Mateo 24:14. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Kaya gaya ng alam na natin, ang araw ng kanyang pagdating ay napakalapit na po talaga. Ang araw ng pagdating ng Panginoon ay ang huling araw ng mundong ito, ng pag-asa ng mundong ito. Napakalapit na ng araw na iyon sa atin. Pero ang mga tao ng sanlibutan ay hindi po ito alam. Kaya nga gusto nilang mabuhay sa mundo ng ilan pang daan o di kaya libong taon. Kaya nga naghahanda sila ng maraming mga bagay sa mundong ito. Pero alam na natin na walang kabuluhan ang mga ito. Sabi sa aklat ng Apokalipsis na ang Diyos ay nagpapalindol. Kaya ang mga tore ay babagsak. Nang namatay ang Panginoong Hesus sa krus, nagkaroon ng isang natural na pangyayari, isang lindol sa panahong iyon. Nagdilim ang kalangitan ng 3 oras. Ano pong ibig sabihin nito? Sinabi ng Panginoong Hesus sa krus, natupad na, John 19 verse 30, na isa katuparan niya ang kasaysayan ng kaligtasan at ang kahatulan sa sanlibutan ay naitakna na at the same time. Kesa Hebrews chapter 12 verse 26, sa pagkakataong iyon, niyanig ng kanyang tinig ang lupa. Subalit ngayon, nangako siya na sinasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Kaya hindi lamang ang lupa, kundi maging ang langit ay yayanigin. Siya ang sabi ng Biblia, nang unang langit, lupa at ang ating mundo ay maglalaho. At ang araw na iyon ay napakalapit na po ngayon. Kaya nga dapat malaman ng mga Kristiyano na walang pag-asa sa mundong ito. Ang mga taong naghahanda ng maraming bagay upang mabuhay ng matagal sa mundong ito para sa kanilang sarili at bansa, lahat niyan ay walang kabuluhan. Kapag ang isang tao ay naligtas, iniisip naman niya kung paano siya makakapunta sa langit at kung paano mabubuhay ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Yan po dapat ang ating nais at pag-asa. Kaya nga dapat tayong magpakatno kapag humaharap tayo sa paghihirap. Unang Pedro 4 verse 7. Ngunit ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na, kaya kayo magpakatno at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Sabi ang wakas sa mga bagay ay malapit na. Marcos 1:15. Naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Ibig sabihin na si Jesus na ipinangako ng Diyos ay dumating at ang kaligtasan para sa mga Israelita ay malapit na. Ngayon po pagkatapos na ipangaral ang Ebanghelyo, lumalaganap na ito sa buong mundo at ang walang hanggang bagong langit at lupa ay malapit na sa atin. Kaya gayon din naman, sabi, ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Para sa mga naligtas, ang pagpunta sa langit ay malapit na. At para naman po sa hindi paligtas, malapit na ang pagpunta nila
sa impyerno. Kaya pakiusap, huwag po nating kalimutan ang katotohanan ito araw-araw. Ang katulad ng Diyos ay itinakda na pagkatapos na naitakda ang kaligtasan. Kaya dapat nating makita ang sanlibutan gaya ng pagtingin ng Diyos sa sanlibutan ito. Kung saan magagalit ang Diyos at hahatulan ito isang araw. Ang ating puso ay dapat nagnanais sa muling pagdating ng Panginoong Hesus. Di ba sabi sa 2 Peter chapter 3 mula verse 10? Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroroon ay masusunog. Kaya sabi, yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito, anong ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos, na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos. Sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Kaya nga tayong mga Kristiyano dapat laging magpakatino. Sa tingin ko po, dapat nating pag-isipan ang mga salitang ito. Habang papalapit na ang wakas ang mga tao sa sanlibutan, ayaw nilang isipin ang tungkol sa Diyos, ang tungkol sa Espiritu, maging pagkatapos ng kamatayan. Sinisikap nilang kalimutan ang mga bagay gaya ng kahatulan ng Diyos at pagkawasak. On the other hand, pinapaunlad nila ang teknolohiya at sibilisasyon. Sinisikap nilang gawing masaya ang mundo. At ano ang ginagawa ng mga scientists? Hinahanda na po nila ang mga armas na papatay. Yan ang kahatulan sa pamamagitan ng apoy. Noon po isang umaga, maaring narinig nyo rin po, tumunog ang sirena. Narinig nyo po ba ito? Nagulat po ako sa umagang iyon. Nagbabasa ako ng Biblia kaya sabi ko, ha? Anong nangyayari? Nagsimula na ba ang gera? Ano kaya ito? Pagkatapos binuksan ko po ang radyo at mayroon palang nagdiriwang ng anniversary. Hindi ko alam kung ano ito. Noong tag-init ng 1983, hiniram po namin at yung pong Anyang Manan Elementary School, nagtayo kami ng mga tents doon sa palaruan nila. Nagkaroon kami ng retreat kasama ang lahat ng mga brothers at sisters mula po sa buong bansa at noon, nasa 700 katao lang po kami. Yun po ang unang retreat. Kaya pagkatapos ng retreat, lahat ay umuwi sa kanilang mga tahanan at kaming mga brothers at sisters ay naglinis ng lugar. Pinagpawisan po kami at naglinis. May isang community service center sa harapan namin at ang mga speakers sa palibot ng center na iyon ay biglang nilakasan. At may nagsabi, sumiklab na ang gera, sabi po. Tunay na sitwasyon ito at hindi na po drill o pagsasanay. At naisip ko, matatapos na ba ang lahat ngayon pagkatapos ng retreat? Akala ko talagang sumiklab na ang digmaan. Ano ang mangyayari kapag talagang nangyari na po ang digmaan? Saan mang maganap ang digmaan, maraming buhay ng tao ang maisasakripisyo po talaga at maring bawat isa sa atin ay mamatay din. Ang digmaan ito, sa ngayon ay hindi na tungkol sa kung sino po ang mananalo o matatalo yung paparating na digmaan. Alam natin sa gera, ang bawat isa ay namamatay. At sa panahong yon sa kabutihang palad, si Lee Won-pyong na isang sundalo ng North Korean Air Force ay lumipat sa panig ng South Korea, dala ang mga jets. Nakahinga ako ng maluwang noon nang malaman ko na lumipat sila sa panig natin. Pero nadama ko ng araw na iyon ay maring dumating anumang oras. Maring maging tunay na sitwasyon ito at hindi maari na hindi kailangan na magkaroon tayo ng panghihinayang sa mundong ito. Huwag kang manghinayang sa mundong ito. Ang mundong ito ay hindi lugar para sa atin. Hindi ito para sa atin upang mabuhay magpakailanman. Ngayon, ano ang layunin ng pagliligtas ng Diyos pagkatapos maligtas ang mga Kristiyano? Ano ang kanyang layunin sa pagpapanatili niya sa atin dito? Dinala na niya na sana tayo sa langit pagkatapos ng kaligtasan, pero bakit tayo naririto pa? Nananatiling buhay sa mundong ito, bakit po? Awit 118 verse 17, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Ano ngayon ang gawa na dapat natin
gawin habang nabubuhay? Mga gawa ng Diyos. Ano ang mga gawa ng Diyos? Ito ang pangangaral ng Ebanghelyo para sa maraming kaluluwa na hindi pa naliligtas. Kaya ang layunin ng kaligtasan sa atin ay upang gawin tayong mga anak ng Diyos at upang ibigay sa atin ang walang hanggang maluwalhating kaharian ng Diyos bilang pamana. At gayon din naman, una niya tayong niligtas upang ipangaral ang Ebanghelyo hanggang sa maikalat ito sa buong mundo. Yung pong isang binhi, magkakaroon ng maraming bunga kapag itinanim mo. Mamamatay ito, tutubo at magkakaroon ng bunga. Noon po may nagdala po ng binhi ng halamang bulak dito sa Korea at itinanim niya iyon. Kaya ngayon marami na po tayong bukid ng bulak. Kaya nakakagawa tayo ng bulak. Gamit ang bulak, ginagawa itong kumot at iba't ibang mga kagamitan dahil may butil po na nagdala dito, may butil na ipinunla dito o itinanim. Ang isang butil ng binhi ay nahulog sa lupa at namatay. Siya po ang Panginoong Hesus. At dapat ganun din po tayo. Kung gayon, sa pamamagitan ng ating kamatayan, isang butil magkakaroon ng 30, 60, at 100 bunga. Gayun din po sa mga hayop, sinisilang sila. At habang nabubuhay, ang layunin po nila ay magparami ng maraming buhay. Ang mga species ay nawawala kapag hindi sila nagparami. O di kaya'y namatay na lahat. Tama po. Ang unang misyon nating mga taong ligtas ay magligtas ng maraming mga espiritu. Kaya nga, tayong mga Kristiyano, hindi lang natin tinanggap ang buhay na binigay ng Diyos. Kailangan po nating ibahagi ang buhay na ito sa ibang tao na hindi pa po ligtas. At para makapagbahagi tayo, kailangan nating ibahagi ang buhay na ito sa ibang tao. Kailangan, para magawa ito, kailangan mamatay tayo gaya ng isang butil ng trigo. Ang pagkamatay ay hindi po tungkol sa kamatayan ng laman. Sa pangangaral ng Ebanghelyo, ang aking oras, material ng mga bagay, kalayaan ko, kung kinakailangan kaligayahan ko at buhay, kailangang isakripisyo yan. Kung gayon, ang buhay ng Diyos ay maibabahagi sa iba. At ang mga ligtas ng mga tao ay dapat na unti-unting lumago upang maging karapat-dapat na anak ng Diyos, gaya ng katwiran ng Diyos. Kailangan nating maging karapat-dapat sa pagpasok sa kanyang kaluwalhatian. At unti-unti na po ba tayong naghahanda? Dapat po dahan-dahan na nagbabago. Ang ating laman ay may mga yugto rin ng paglaki pagkatapos ng pagsilang. Kapag ang laman ay lumaki hanggang sa isang yugto, sinasabi na tumitigil na ang paglaki. Ngunit ang paglago ng katangian ay lalago magpakailanman. Unti-unti habang sila'y lumalago, nagiging mabuti ang kanilang katangian. Tama po ba? Gayun din po ang espiritual na paglago ng isang Kristiyano ay hindi dapat tumigil. Ang ating panloob na pagkatao ay kailangang lumago kay Kristo paunti-unti. Ang mga katangian ni Jesus at ang kabanalan ng Diyos ay kailangang nasa atin. Paunti-unti at ang ating pananalita, kilos at iniisip ay dapat maging karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos. Unti-unting nagiging gaya ito sa panloob na pagkatao ng Panginoon. Kung hindi lumalago, at ang isang tao ay nagsasabing ligtas na siya, pero nabubuhay na hindi nag-iisip, hindi ko po tiyak kung talagang ligtas na po siya. Hindi po iyon ang tunay na dahilan kung bakit niligtas tayo ng Diyos. Tama po? Kaya nga sinasabi ko sa inyo ng paulit-ulit na upang tayo maging karapat-dapat na mga anak ng Diyos, kailangan nating mapagtagumpayan ang mundong ito, kasalanan at si Satanas. At isa pa po, upang maipangaral ang Ebanghelyo at maligtas ang maraming mga espiritu, ano po dapat dapat nating gawin? Hindi ang gawin ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong sarili, kundi kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, sinasabi ng Diyos na kailangan nating mapuno ng Espiritu Santo. Tama po, kaya patuloy kong sinasabi ito sa inyo. Ngayong araw na ito, ayon sa paksang mapuno kayo ng Espiritu Santo, ito ay isang pinakamahalagang utos na ibinigay ng Panginoon. Ang misyon ni Kristo para maisagawa ang misyon ng buhay ni Kristo, ipapangaral ko na kailangan nating mapuno ng Espiritu Santo.
Kaya balikan po natin ang Efeso chapter 1 sa verse 17. Babasahin ko po muli. Upang ang Diyos ng ating Panginoong Heso Kristo, ang Ama ng Kaluwalhatian, upang ang Diyos, ang ating Panginoong Heso Kristo, Ama ng Kaluwalhatian, naging Ama natin ng Diyos, ang Ama ng Kaluwalhatian, sabi po, ay magkaloob sa inyo ng Espiritu ng Karunungan at ng pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya. Dito po, tumanggap tayo ng pahayag ng Diyos. Karunungan at pahayag. Karunungan na nakikilala, na kinikilala o nakakakilala sa Diyos. Sa 1 Corinthians 2:12, binigyan tayo ng Espiritu Santo. Sabi po, Espiritu mula sa Diyos upang aming malaman ng mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Sabi ay magkaloob sa inyo ng Espiritu ng Karunungan at ng Pahayag. Alam po nyo ito, tama? Ito ang pagbubukas. Ito ang pagpapakita. Ang Biblia sa katunayan ay naglalaman ng mga kaalaman na hindi maaaring maunawaan ng mga karaniwang tao. Mga banal na bagay po ito at hindi maaaring maunawaan ng tao. Kesa 1 Corinto 2:13, itinuturo ng Espiritu na ipinapaunawa ang mga espiritual ng mga espiritual. Kahit walang nakakaalam ng mga isipan ng Diyos, malipan sa Espiritu ng Diyos. Yan ang sabi. Kaya nga kailangang buksan at ipakita sa atin ito ng Diyos. Yan po yung pahayag. Isinulat ito ng mga taong piniling pinahayagan ng Diyos. Tama po. Ang mga salitang isinulat sa pamamagitan po ng Espiritu Santo ay maaaring maunawaan sa pamamagitan din ng Espiritu Santo. Nag-aaral po tayo ng mga makamundong kaalaman sa pamamagitan ng ating utak. Kailangan naman nating maunawaan ang salita ng Diyos. Ito naman po ay sa pamamagitan ng budhi. Kailangan natin itong maunawaan sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya sabi, magkaloob sa inyo ng Espiritu ng Karunungan at ng Pahayag. Pahayag sa pagkakilala. Karunungan, Espiritu ng Karunungan. Kaya ibinigay niya ang pahayag sa pagkakilala para mapagtanto natin ang kalooban ng Diyos at kung paano kikilos tayo bilang isang Kristiyano. Ipinapaalam sa atin ng Diyos kung sino siya, pinapaunawa sa atin ng Espiritu Santo ang lahat ng kailangan nating malaman. May isang taong naliwanagan ng mga mata ng kanyang laman, ngunit nagdilim naman ang mata ng kanyang puso. Sa Gospel of John chapter 9 verse 1, may isang lalaking bulag mula pa sa kanyang pagkapanganak. Kaya tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino ang nagkasala? Ang taong ito ang kanyang mga magulang, kaya siya ipinanganak na bulag. Bakit magiging bulag ang isang tao mula sa kanyang pagkasilang dahil sa kasalanan? O dahil ba iyon sa mga kasalanan ng kanyang mga magulang? Hindi po. Kesa John 9 verse 3, sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Ano po ang mga gawa ng Diyos? Ang unang tao, siya po si Adan na kinatawan ng mga tao, gumawa siya ng kasalanan. Sa Genesis chapter 3, nabuksan ang mata ni Adan pagkatapos kumain ng bunga, pagkatapos niyang suwayin ng Diyos. Ibig sabihin ba nito na ang kanyang mga mata ay dating nakasara o bulag? Nakasara ito pero mayroong nabuksan o nagliwanag sa kanya. Kung may pagliwanag, may pagdilim din. Ang mga matang nakatuon sa Diyos ay nagdilim o naisara. At ang mga matang nakatuon sa sanlibutan, mata ng laman, mga matang tumitingin sa kasalanan ay naging mas maliwanag na buksan ito. Yan ang naging problema mula kay Adam. Kaya naging kahiya-hiya sa kanila ang pagiging hubad. Natakot sila sa Diyos. Ang kanilang kaalaman sa pagkakilala sa Diyos ay nawala. Kaya itinuro ng Panginoong Hesus ang espiritual na bagay sa pamamagitan ng taong ito na naging bulag, na lahat ng mga taong makasalanan na isinilang na bulag. At ang Panginoong Hesus ang magbubukas ng mata ng bulag, na ipinapahiwatig naman na mabubuksan ang mga mata ng tao kapag nagkaroon sila ng kaligtasan, espiritual na mata, na nakakakita sa Diyos sa walang hanggang mundo, nakikita kung sino talaga ang Diyos at kung sino tayo, nauunawaan na natin ang biyaya ng Diyos. Dati po natagpuan ang ating miserableng kahihiyan. Pero ngayon, ginagawa tayong matuwid at nauunawaan natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos.
kaya maaari tayong magalak at magpasalamat. Kaya nga, ang mga matang nakakakilala sa mga espiritual na mga bagay ng Diyos, sabi yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. Kaya ang layuning pagliligtas sa atin ay upang bigyan tayo ng walang hanggang pag-asa. Romans chapter 8 verse 24, sapagkat tayo iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito, upang magkaroon ng walang hanggang pag-asa, niligtas po tayo. Sa mundong ito, hindi po tayo naligtas upang bigyan tayo ng mga masisira o yung mga pansamantalang bagay na maglalaho. Kaya sabi, ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa. Sa 2 Corinthians 4:18, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Niligtas tayo ng Diyos upang ibigay sa atin ang mga bagay na hindi nakikita, walang hanggan at maluwalhati. Kaya upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Habang nabubuhay sa mundo, may mga pamana na nais ibigay ang Diyos sa mga Kristiyano. At ito ang mga walang hanggang pamana ng mga Kristiyano na hindi po alam ng mga tao sa sanlibutan. Kaya sabi, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Kung ano ang di masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya. Sabi ng Biblia na ang kapangyarihan ng Diyos ay di masukat, dakila, makapangyarihan. Ang hindi masukat na kapangyarihan, gaano kaano kahigit na makapangyarihan ito. Ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasabog gaya ng dinamita. Kaya di masukat na kadakilaan. Ipinagkakaloob ng Diyos ang kapangyarihan na gumagawa ayon sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Ano po sa tingin ninyo? Sinasabi sa atin ng talatang ito ang hindi mabilang na mga nilalaman na hindi natin lubos maisip. Kaya kung ano ang di masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Ang kapangyarihan ibinigay sa atin upang malaman ninyo kung ano ang di masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. May mga taong hindi alam kung ano ang biyaya, bagaman naibigay na ito. Natanggap ninyo ang biyaya, ngunit hindi nalalaman kung gaano kahigit na biyaya ang patuloy na binibigay ng Diyos matapos tayong maligtas. Kasabi sa Biblia, John 1:16, at mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinusundan pa ng ibang biyaya. Ang kaligtasan ng Espiritu, ito po isinagawa ng isang beses sa pamamagitan ng biyaya. Ngunit hindi natin alam kung gaano kahigit ang ibinibigay sa atin ng Diyos, biyaya na sinusundan pa ng mas maraming biyaya, kapuspusan at higit pa. Natanggap natin ang pinakamahalagang kaligtasan. Gayunpaman, ang bata ay isinilang na may buhay at pag-ibig ng mga magulang. Pagkatapos ay ibibigay ng mga magulang ang maraming mga bagay na susunod sa kanilang mga anak. Mayroong napakaraming mga bagay na nais ibigay ang Diyos, especially sa kanyang mga anak na naligtas. Anyway, isang problema na hindi ito alam. Kung hindi alam ito ng mga taong ligtas, problema. Ang bagay na nais ibigay sa atin ng Diyos ay hindi kung paano tayo kumain, kung paano mabuhay ng sagana, hindi yan. Ngunit ang mas higit, mahalagang mga bagay kaysa rito na hindi alam ng mga tao sa sanlibutan. Nais ibigay ng Diyos ang spiritual at mahalagang biyaya na hindi natin lubos maisip noon. Upang malaman ninyo kung ano ang di masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. Tapat na nanalangin si Apostol Pablo na malaman ito ng mga ligtas na banal. Dapat tayong manalangin para po rito. Kung gaano natin higit na nalalaman na mayroon tayong kayamanan ng kasiyahan at pasasalamat at may kapangyarihan tayong mabuhay para sa kalooban ng kaluwalhatian ng Diyos sa ating pong natitirang buhay. Kanyang isinagawa ito kay Kristo. Nang ganyang buhayin siya mula sa mga patay at pinaupo sa kanan sa sangkalangitan. Yan ang sabi sa verse 20. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nanatili kay Jesus.
At siya na dumating bilang tao ay ipinanganak mula sa babae, ngunit ang pinagkaiba niya sa atin ay ipinanganak siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Napuno siya ng Espiritu Santo. Kaya sabi, lumago si Jesus sa karunungan at pangangatawan. Ang karunungan ng kapangyarihan ng Diyos ay patuloy na naihayag sa pamamagitan ni Jesus. Kung titingnan natin ang buhay ng Panginoong Jesus, ang salita ni Jesus ay sa Diyos. Hindi ba ipinakita ni Jesus ang kapangyarihan na tanging ang Diyos lamang ang makakagawa? Binuhay niya ang patay, nilinis niya ang kitongin, binuksan niya ang paningin ng bulag. Nagpalaya siya ng demonyo, nagpakain ng tinapay, at pinakalma ang bagyo. Kasi sinabi ni Jesus sa mga alagad, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ano ang ibig sabihin ni Jesus na siyang ipinanganak sa katawang tao na nagpakita ng kapangyarihan ng Diyos? Kapangyarihan lamang ba ang mayroon kay Jesus? Iniligtas tayo ng Diyos upang ang kapangyarihan ng Diyos ay gumawa sa mga anak ng Diyos. Naisip niyo po ba ito? Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng di masukat na kadakilaan ng kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan na nasa Kanya. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay may kapangyarihan na mamuno sa sangsinukob at iniligtas sa mga Israelita mula sa Faraon ng Ehipto. Tinawid nila ang dagat na pula. Gayun din naman, hindi ba ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kasaysayan ng Israel? Ang kapangyarihan ngayon na nakay Jesus ay nasa atin na po. Ang kapangyarihan iyon ang siyang gumagawa ngayon sa atin. Kaya ano po ang naiisip ninyo tungkol dito? Ang kapangyarihan iyon ay nakay Jesus. Ito ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya sa Gawa 10:38, kung paanong si Jesus na taga Nazareth ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo. Sabi po, sapagkat kasama niya ang Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay napuspos kay Jesus. Nasaan ngayon ang kapangyarihan ng Diyos at ng Espiritu Santo? Ito po ay nasa Church. Ang katawan ni Kristo, nasa atin. Bilang mga Kristiyano, kapag nananatili tayo sa Church, ang kapangyarihan na nakay Jesus ay gumagawang kasama natin. Kesa John 4:10-12, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Ang kapangyarihang iyon ay nahayag sa pamamagitan ng mga apostol. Sa pamamagitan ng mga apostol, ang mga patay ay muli rin pong nabuhay at maraming mga himala ang naisagawa. Sa pamamagitan ng kapangyarihang iyon, 3,000 at 5,000 ang naligtas. Nang maipangaral ang ebanghelyo, naihayag ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihang iyon ang gumagawa sa atin ngayon. Dapat alam niyo po ito. Naligtas tayo hindi sa pamamagitan ng sarili nating lakas, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang nagbabago sa ating puso at isipan dito sa Church. Kung wala ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, bagaman mangaral tayo ng Ebanghelyo, hindi magkakaroon ng gawain ng kaligtasan. Balik po tayo sa Efeso chapter 3, verse 20. Efeso chapter 3, verse 20. Ngayon sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihang gumagawa kay Jesus, ang kapangyarihang iyon ay gumagawa ngayon sa atin. Bakit? Sapagkat tayo na po ang katawan ni Kristo. May kapangyarihan sa katawan. Kapag ginampas ko ito ng kamao ko, halimbawa ito, mababali po ito kapag hahampasin ko. Nasa kamao po ba ang kapangyarihan? Ang kapangyarihan ay nasa katawan. Hindi po sa kamao. Sa oras na matanggal ito sa katawan ng kamaong ito, useless na po yan. Wala nang magagawa. Kapag ang sangay nakakabit sa puno, natural itong nagbubunga.
lalago at nagbubunga. Kaya dito sa Efeso 3 verse 20 sabi, sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ano ba ang dapat na ipanalangin ng isang ligtas na Kristiyano? Ang mga relihiyoso pong tao sa mundong ito ay gumagawa ng mga Diyosan at nananalangin sa harap ng mga ito. Hiling nila kalusugan, negosyo, anak, lahat ng bagay. Hinihiling nila ang maraming bagay. Nananalangin sila kay Buddha, Allah, at maging sa patay na puno. Maging ang mga hindi ligtas, nananalangin po sila, pero hindi po sila born again. Makalaman po ang kanilang panalangin dahil hindi pa sila ligtas. Nananalangin ba sila upang maligtas? Hindi sila nananalangin ng ganun. Nananalangin ba silang baguhin ang kanilang buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo? Hindi po. Ang panalangin ito ay para sa born again Christian lamang. Sa makatwid, ang hindi pa na ipapanganak muli ay hindi maaaring manalangin gaya natin. Iniisip nila kung patuloy silang pupunta sa church, yun ang paraan para makapunta sa langit. Bagaman dumalo sila sa church sa buong buhay nila, tumanda sa church, malibang sila'y maipanganak na muli, hindi nila makikita ang Diyos. Ngunit bakit hindi sila interesado na maipanganak muli? Bakit hindi nila ipinapangaral yung pong mga mangangaral nila ang tungkol sa pagiging born again? Ito po ay dahil wala silang karanasan sa pagkapanganak na muli, sapagkat hindi nila iniisip na mahalaga ang ma-born again. Kaya nga, sa linggo-linggong pagdalo nila sa church, iniisip nila na pinili sila ng Diyos. Mali po ito. Ano ba ang iniisip natin at dinadalangin ng lubos? Sabi ni Jesus, gayon may hindi ang ayon ko o ang ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Manalangin nga kayo ganang ganito. Mateo 6:9, masunod nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ang kalooban ng Diyos sa langit ay naisakatuparan kay Jesus at naisasakatuparan sa mga ligtas na banal. Kaya dapat tayong manalangin na mangyari ang kalooban ng Diyos. Sa John 6:38, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Nabubuhay ang mga naligtas sa mundong ito, hindi upang tuparin ang sarili nilang kalooban, kundi tuparin ang kalooban ng Diyos. Ang dahilan kung bakit tumitubok ang puso natin ito po ay dahil kailangan pa nating tuparin ang kalooban ng Diyos. Sa John chapter 4, nagdaan si Jesus sa Samaria. Si Jesus ay uhaw at gutom, kaya inalok ng mga alagad si Jesus ng pagkain. Sa verse 31, samantalang hinimok siya ng mga alagad, "Rabay, kumain ka." Sa 32, sabi niya, "Ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman." Ano ang hinahanap ninyo? Kapag gutom at uhaw na po kayo. Kung uhaw kayo, tubig. Dahil mamamatay kayo kung wala ito. Ang gutom naman po, kumakain. Kung gutom at walang makain, kahit insekto kakainin yan, kahit damo. Ngunit nang si Jesus ay lubos na nagutom, sabi niya, "Ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain." Kaya nang ang makasalanang babaeng Samaritano ay nakapagdala ng maraming mga Samaritano, sa John 4:39 sabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tignan ng bukid na mapuputi na upang anihin. Ang magtipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan ay kanila. Ang pagliligtas ng Espiritu ay kalooban ng Diyos." Ito ngayon ang pagkain, sinabi ni Jesus. Kung magutom tayo ng bagya, naghanap tayo ng pagkain, inaasam ba ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos? Iniisip niyo po ba ang pagkain ninyo ay ang gawin din ang kalooban niya na nagsugo sa atin upang tuparin ito ng lubusan? May masigasig po ba kayong puso na gaya nito? Dapat tayong magkaroon ng gayong pag-iisip. Anong pag-iisip kung paano gagawin ang kalooban ng Diyos? Kung paano siya bibigyang lugod? At kung paano magliligtas ng mga kaluluwa?
Unang Timoteo 2:4 na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ang kahilingang iyon ng Diyos ay dapat na maging sa atin din. Nais po ba ito ng inyong puso? Kaya dapat natin gawin ang lahat ng ating makakaya upang makapag-evangelize. Siyempre po, hindi maring makapag-evangelize ng mag-isa. Dapat sama-sama tayo. Tama po ba? Kaya nga dito sa Efeso 3:20, ngayon sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Ayon sa kapangyariang gumagawa sa atin. Naunawaan ko po ng higit ang talatang ito. Nang bago pa lang po ako na maligtas, kaligtasan lamang po yung alam ko noon. Wala akong ideya kung ano ang church o kung ano ang dapat kong gawin. Wala kasing sino man ang nagturo sa akin. Kaya nag-ikot-ikot ako sa Seoul hanggang Busan, sa Cheongjong-do, sa Jeolla-do. Nagtungo ako sa Gwangwon-do, nadala lamang ang Biblia. Maganda sana kung may maliit na pwesto o lugar para sa counseling, ngunit wala pa noon. Kapag nagsasalita ako tungkol sa Biblia, nagtitipon po at nakikinig ang mga tao. Subalit matapos nilang makapakinig, aalis na lamang sila. Wala pong nagtanong sa akin, kumain na po ba kayo? Saan kayo matutulog? Walang nag-alala sa akin. Kapag natapos ako ng gabing-gabi, wala akong mapupuntahang lugar. Nang patungo ako sa Samgak Mountain Prayer Center, may isang matandang lalaking nakatira sa isang kubo na may kasamang maliit na bata. Siya po ay born again, at siya lamang ang tanging tao na nagpatuloy po sa akin. Kapag napataan ako roon sa gabi, pinapatuloy nila ako, bagaman gabi na po. May mga panahong ganito. Ngunit ngayon, ano na po ang ating kalagayan? Napakarami na po nating mga churches sa buong bansa. Napakaraming mga church building. At marami na po tayong mga pastors dito sa Korea. At may 700 na mga pastor na kasama nating nangangaral. At may 78 mga bansa sa buong mundo. At pinakita po sa akin ni Pastor O.C. Il ang datos kahapon. At narinig ko na may 821 na church sa 78 na bansa na po. Siyempre po, ang Diyos ang kumilos sa gitna natin. Subalit mayroon pong nagsabi sa akin, "Wow, nakakamangha! Ang galing mo!" Ano? Sabi ko. Ako ba ang gumawa niyon? Hindi. Ito po ang kapangyarihan na gumagawa sa atin. Kumikilos ang Diyos labis-labis sa lahat ng hinihiling natin. Ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa atin, kapag kumilos ang Diyos, ginagawa niya ito ng masigit pa kaysa sa inaakala o sa hinihingi natin. Nakita po natin yan sa kasaysayan ng ating church. At kung tayo na mga ligtas ay talagang nagtutulungan, masigit po talagang mga gawa ang magaganap, higit pa kaysa kaya natin. Hindi ko po alam hanggang kailan tayo bibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Kahit kaunting mga taon pa, kung ang lahat ng mga ligtas ay nagtutulungan, puspos ng Espiritu Santo at gumagawa, maring sa mga susunod pang mga taon na ang ninanais ng Diyos ay maisa sa katuparan at baka matapos na talaga. Bakit hindi pa natatapos? Sabagkat ang inaasam na gawain ng Diyos ay hindi pa natutupad. Sabagkat alam ito ng Diablo, kaya nga kumikilos rin siya sa mga hindi paligtas na tao at hinahadlangan tayo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kapag mas maraming kaluluwa ang maliligtas, ang mga araw ni Satanas, ang mga araw na hinihintay ng Diyos na darating, si Satanas pipigilan niya ito para hindi siya agad mapunta sa impyerno. Kaya po, nangangamba si Satanas. At anong ginagawa niya? Ginagambala niya tayo. Hindi dapat tayo madaya sa mga bagay na pakana ni Satanas. Dapat mabuhay tayo ng tama. Pag-isipan niyo po ito, bakit ako niligtas ng Diyos? Ano ang dapat nating gawin? Kung iisipin niyo po ito, mayroon pong sagot, marami po. Kung titignan niyo ang kasaysayan ng gawain ng Diyos sa atin, may mga taong ginusto at hiningi ang gawain ng Diyos. Kahit pa hindi natin alam kung sino sila. Sana po maraming tao ang gumawa nito. Ngunit kung mayroon lamang sinserong sumusunod sa kalooban ng Diyos, kikilos po talaga ang Diyos.
Alam niyo po, maraming mga ganitong tao. Alam niyo po, noong mga nakaraang araw, mayroon pong nagpadala sa akin na ang katumbas ay 400,000 pesos at isa po siyang bulag. Sabi po niya, pakiusap po, gamitin niyo po ito pong 400,000 pesos para sa World Mission. Kaya, kaagad ko po itong iniligay sa World Mission Offering. Sa tingin ko po, ang 400,000 pesos ay ang kanyang buong kayamanan. Yan na po yung maaring lahat-lahat sa kanya, subalit binigay po niya para sa World Mission. At may isa pa pong sister sa Amerika. Nagpadala siya sa akin. Nasa $10,000. At ito po ay halos katumbas ng 440,000 pesos. Ang sister na ito ay ilang beses nang nagpadala ng offering. Pinag-ipunan niya ang perang iyon at ipinadala sa inyo. May isa pang sister, isang sister mula po sa isla, nagpadala po siya ng nasa 100 million won. Ito po ay katumbas nasa 4 na milyong piso. At yun po ay noong nakaraang araw. Sabi niya, pakiusap, ilagay niyo po ito sa World Mission Offering. Hindi ko po alam kung sino ang sister na iyon. Hindi lamang po iisa o dalawa ang taong kagaya nila. Kung ikaw po ay talagang tunay na born again, alam po ng Diyos kung sino ka. Kahit pa hindi ka makakapunta sa mission, pero ang ginagawa mo, tumutulong para magpadala ng mga missionary at magbayad para sa kanilang mga gastusin. Mukhang ibinigay ng sister na ito ang lahat ng meron siya para sa mission ng church. Pinahalaga ng Diyos ang gayong tao. Kaya po nagaganap ang kasaysayan ng pagliligtas. Kaya dito sa Efeso 3 verse 20-21, ngayon sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi magpakailanman. Amen. Ngayon, kailangan po nating pag-isipan saglit ang mga apostol at ang mga banal sa mga naunang iglesia na matapang na nangaral ng Ebanghelyo gamit ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Gaya ng sinabi ko noong last week, bumaba ang Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes at 120 na tao na puspos ng Espiritu Santo ang nangaral ng Ebanghelyo kasama ang mga alagad at hanggang nasa 3,000-5,000 na tao ang naligtas sa isang araw. At ang Ebanghelyo po ay naipangaral mula Jerusalem. Kay isang malaking gawain ng pagliligtas ang naganap. Kung masigasig po tayong manalangin at inaasam na kumilos ang Diyos sa pamamagitan po natin, isa sa katuparan ang gawa ng kaligtasan ng Diyos. Kikilos ang Diyos sa pamamagitan natin, tiyak po ito. Tiyak na tiyak po iyan. Tignan din po natin sa Gawa, chapter 6. Mga Gawa. Chapter 6, verse 10. Verse 10, ngunit hindi sila makasalungat sa karunungan at sa espiritu na sa pamamagitan nito ay nagsasalita siya. Si Esteban po ay isa sa 7 diakono para sa mga alagad na nagbibigay ng tulong sa church at sa mga banal upang maipangaral ang Ebanghelyo. Sinabi ng Panginoon na pumili ng 7 lalaki na puspos ng pananampalataya, ng Espiritu Santo at ng karunungan. Ang una po sa mga ito ay si Esteban, si Deacon Esteban. Kahit pa hindi siya isang alagad, kundi diakono. Naging masigasig po siya sa pangangaral ng Ebanghelyo. At para maipangaral ng mga apostol ang Ebanghelyo, ang mga diakonong ito ang naatasan na maglingkod po sa church. Ginagawa nila ang mga gawain sa church para matulungan ng mga apostol na malayang makapangaral ng Ebanghelyo.
Ang mga tatay ay naghahanap buhay sa labas. Ang mga nanay ay nanghangalaga ng tahanan. At ang mga bata ay lumalaki at natututo. Sa katunayan, ito ay tungkol sa paggawa ng malaking gawain. Ikaw man ay isang tatay na naghahanap buhay o isang nanay na gumagawa sa loob ng bahay. Ang mga alagad na nangangaral sa labas at ang mga kapatiran na nasa church, lahat sila ay ginawa ang kanilang parte para sa parehong ebanghelyo. Ginawa iyon ng maayos ni Esteban. At nung si Esteban ay puspos ng Espiritu Santo at karunungan, matapang na ipinangaral niya ang salita. Kaya dito, ngunit hindi sila makasalungat sa karunungan at sa Espiritu na sa pamamagitan nito ay nagsasalita siya. At ang mga relihiyosong Hudyo na sumasalungat sa Ebanghelyo ay hindi makasalungat sa kanya. Hindi sila makasalungat sa kanya, sabi po. Ngayon, paano po ito nangyari? Paano? Kung titignan ang 12 alagad ni Jesus, walang kakaiba sa kanila. Si Pedro, si Juan, at si Santiago. Ang mga lalaking ito ay mga mangingisda sa Galilea. Mga wala silang tinapos. Nagulat ang mga tao. Sabi nila, paano ang mga taong ito na walang mga pinag-aralan ay matapang at naipangaral ang Ebanghelyo? Sinabi rin nila kay Esteban, ano ang sinasabi ng taong ito? Ano ang karunungan at kapangyarihan? Hindi sila makasalungat sa kanya. Labis na nainis sa mga kalaban. Ngunit hindi po natakot ito pong si Esteban. Binato siya hanggang sa mamatay ng mga patayin siya, pinagbabato hanggang sa mamatay. Siya po ipinatay mga relihiyosong Hudyo habang nangangaral ng Ebanghelyo. Si Esteban po, pinatay siya, pinagbabato. Tingnan natin, Gawa chapter 7, verse 55. Mula verse 55 hanggang 60. Ngunit siya, palibhas ay puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. At si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos, sinabi niya, tignan ninyo, nakikita kung bukas sa mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Subalit sila nagtakip ng kanilang mga tainga at sumigaw ng malakas at sama-samang sinugod siya. Siya ay kanilang kinaladkad sa labas ng lungsod at pinagbabato at inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa paanan ng isang binata na ang pangalan ay Saulo. Habang binabato nila si Esteban ay nanalangin siya, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. At siya ay lumuhod at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanan ito. At pagkasabi niya nito ay namatay siya. Ang kamatayan ni Esteban ay detalyadong isinalaysay po dito. Detalyadong isinalaysay ng Biblia ang tagpo ng pagkahugupit kay Jesus at ang pagpako sa kanya. At bukod sa Panginoong Jesus, ang taong isinalaysay ang kamatayan ng detalyado ay si Esteban, sapagkat siya po ay puspos ng karunungan at ng Espiritu Santo at talaga pong matapang na nagpatutuo. Kaya hindi makasalungat sa kanya ang mga Hudyo. Kalaunan, nung si Esteban ay nagsalita, natusok po ang kanilang mga puso, ngunit sa halip na magsisi, tinakpan po nila ang kanilang mga tainga at pinagbabato siya. Ano po ang sinasabi o sinabi ni Esteban bago siya mamatay? Ngunit siya, sabi po, palibhas ay puspos ng Espiritu Santo ay tumitig sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. At si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos, sinabi niya, tignan ninyo, nakikita kong bukas sa mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Nakikitang bukas ang mga langit. Si Jesus ay dapat na nakaupo sa kanan ng Diyos, nakaupo siya. Pero tumayo. Bakit tumayo si Jesus? Nung si Esteban ay pinagbabuto hanggang sa mamatay, habang siya ay nakaupo, tumayo si Jesus para salubungin siya. Pinakita iyon sa akin ng Diyos. Kaya ang mukha ni Esteban ay gaya po ng mukha ng isang anghel. Si Esteban ay hindi natakot sa mga taong gustong pumatay sa kanya. Kahit na pagbabatuhin po siya, matapang po niyang ipinangaral ang salita ng Diyos. Sumugaw sila, tinakpan ang kanilang mga tainga, ang buong lakas, gamit nila.
Sinugod at kinaladkad siya sa labas ng lungsod at pinagbabato siya hanggang sa mamatay. At si Saulo ang siyang namuno sa pagpatay kay Esteban. Ang nasabi po ditong paglalagay ng damit sa paanan ay nangangahulugan ng lubos na pag-asang pagsang-ayon sa ginawa ng mga tao. Kanong pinagbabato si Esteban, sinabi niya, "Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu." At siya lumuhod at sumigaw ng malakas, "Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanan ito." Kagaya rin siya ni Jesus ng Panginoon nung namatay siya sa krus. Sinabi ng Panginoong Hesus sa mga Hudyong nagpako sa kanya sa krus at nagduro, kumutya sa kanya, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Si Esteban ay nanalangin ng ganito, kagaya ng panalangin ng Panginoong Hesus nung siya rin po ay pinatay. Sabi niya, "Diyos ko, pakiusap, huwag mo silang pananagutin sa kasalanan ito." Hindi niya sinabing, "Diyos ko, Panginoon ko, ipaghiganti mo ako." Hindi po. Kundi, "Huwag mo silang pananagutin sa kasalanan ito." Humingi siya ng kapatawaran para sa kasalanan ng mga nagbato sa kanya. Bakit po? Sapagkat si Jesus ay nakay Esteban at ang kapangyarihan niya na nakay Esteban ang nagpahintulot nito na magawa ito ni Esteban. Pinagbabato siya at ang kanyang ulo ay nabasag, nabali ang kanyang mga buto at dumanak ang mga dugo. Opo, sa hindi maipaliwanag na sakit, tumitig siya sa Panginoon sa kaluwalhatian at tiniis iyon. Hindi niya nakita ang kanyang paghihirap, ngunit nakita niya ang mukha ng Panginoon nung nagbukas ang mga langit. At pagkasabi niya nito, ay natulog siya, namatay siya. Hindi siya namatay actually, kundi natutulog lamang. Dati inisip ko, kayang pigilan ng Diyos ang pagbabato kay Esteban, ngunit bakit hinayaan niya na mamatay si Esteban? May posibilidad noon, nung pagbabatuhin si Jesus, meron din pong posibilidad na mamatay siya. Sinubukan lamang po siyang batuhin ng mga Hudyo, ngunit ang lugar para sa kanyang kamatayan ay hindi po sa pamamagitan ng bato, kundi sa krus. Hanggang wala doon, walang makakapatay kay Jesus. Gaano man sinubukang patayin ng mga tao si Esteban, hindi na magagawa iyon malibang ipahintulot ito na mangyari ng Diyos. Ilang tao ang sumubok pumatay din po kay Apostol Pablo. Subalit, kung hindi ito ipahihintulot ng Diyos, hindi ito mangyayari. Noon po, si Apostol Pablo, mahigit 40 ang nag-abang sa kanya. Sumumpa silang talagang hindi sila kakain ni inuman hanggang sa kanilang mapatay si Pablo. Sa hirap ni Pablo, sinabi ng Panginoon, "Lakasan mo ang iyong loob, Pablo." Sapagkat kung paanong nagpatutuo ka tungkol sa akin sa Jerusalem, ay kailangang magpatutuo ka rin sa Roma. Yan po ang sabi ng Diyos sa kanya, kaya pupunta sa Roma at mangangaral ka doon. Ang lugar ng iyong kamatayan ay hindi dito kundi sa ibang lugar. Ngunit dito, ito ang lugar kung saan namatay si Esteban. Bakit po? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Sa mga alagad po ni Jesus, si Santiago at Juan ay magkapatid. Si Santiago ang unang pinugutan ng ulo at si Juan ang nabuhay ng pinakamahaba. Ito po ang daan na inilatag ng Diyos para po sa kanila. Sa iba naman, gaya po ni Esteban, ang pinakanagdusa ng maluwalhating kamatayan, siya po si Esteban bilang martir. At siya po ang pinakaunang martir sa panahon ng Bagong Tipan. Ang iba naman ay namuhay ng masigasig para po sa Panginoon ng panandalian, ngunit dumating ang panahon na sila ay nanghina at namuhay ayon sa kanilang laman. Sila ay nagpabalik-balik sa pagitan ng espiritu at laman. Ngunit kung kayo ay gagawa ng masigasig para sa Panginoon at umarap sa Panginoon, ito po ang magiging pinakadakilang karangalan. Kaya habang binabasa ko ang mga salitang ito, ako ay umaasa rin po na kung pahihintulutan ng Diyos,
Mamumuhay ako para sa Panginoon sa pinakamagandang paraan at maging martir o di kaya naman ay makatanggap ng kaluwalhatian mula sa Panginoon. Ayaw ko pong makita ang Panginoon habang may karamdaman ako sa ospital. Habang ako ay nabubuhay, nais ko pong gumawa ng masigasig para sa Panginoon at magtungo sa harapan ng Panginoon kapag tapos na ang aking gawain. Bakit ganito kinuha ng Diyos si Esteban? Sapagkat siya ay naging halimbawa para sa lahat ng mga banal, sa lahat ng mga banal ng sinuunang church. Example po siya. Sa pamamagitan ni Esteban, ipinakita ng Diyos sa mga Kristiyano na napakadakilang karangalan ang makapaglingkod sa Panginoon, na ipangaral ang Ebanghelyo at mamatay ng may katapangan at salubungin ng maluwalhating Panginoon. Excuse me po. Ang ibig sabihin po ng Esteban ay putong. Corona. Nung sinearch ko po ito sa dictionary, nalaman ko ang Esteban pala, ang ibig sabihin ay putong o corona. Sapagkat ang mamatay para sa Panginoon ay napakadakilang karangalan. Putong po ito. Karangalan na mamatay para sa Panginoon. Sinabi po ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko ang aking takbuhin, iningatan ko ang aking pananampalataya. Kahit mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran. Huwag po kayong magkaroon ng maling pagkaunawa sa talatang ito. Inilaan ang putong ng katwiran kay Apostol Pablo na nakipaglaban ng mabuting pakikipaglaban at ipinangaral ang Ebanghelyo hanggang siya ay pugutan ng ulo at mamatay sa Roma. Hindi po ito ang putong para sa mga Kristiyano na wala namang ginagawa ng kahit na ano. Kaya huwag po tayong magkakamali sa talatang ito. Hindi po tayo maaaring maging kagaya ni Pablo at maging kagaya ni Pedro, ngunit kahit paano ay magkaroon tayo dapat ng kaparehong puso nila. Tinanggap po ni Esteban ng putong. Si Timoteo rin naman ay pumasok sa kaluwalhatian. Ang mga apostol ng Panginoon na mga nauna, mga lingkod ng Panginoon. Excuse me po. Maraming mga banalang namuhay ng may kasipagan para sa Panginoon at nakatanggap ng putong ng kaluwalhatian. Ipinapakita po sa atin dito ng Diyos, dito po sa pamamagitan ni Esteban, hindi po ba maaaring mamuhay ng may katapangan, lakas ng loob at napakabuti ang mga Kristiyano hanggang sa uling pagkakataon bago po tayo magtungo sa Panginoon? Kaya huwag po kayong mamuhay na kagaya ng mga mahihina at mga duwag. Pasensya na po kung nasasabi ko ito. Ngunit ito po kasi ang tama. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Mga tao na mayroong walang hanggang pag-asa. Ang Espiritu Santo ay nasa atin. Ano po ang ikakatakot ninyo? Natatakot po ba kayong mabuhay? Natatakot bang mamatay? Wala po dapat tayong ikatakot. Tingnan natin sa Gawa chapter 8. Book of Acts chapter 8 verse 1. Verse 1 to 4. Babasahin ko po. Si Saulo ay sumang-ayon sa pagpatay sa kanya. Nang araw na iyon, nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria, maliban sa mga apostol. Inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan at sila'y tumangis ng malakas dahil sa kanya. Ngunit winawasak ni Saulo ang iglesia sa pamamagitan ng pagpasok sa bahay-bahay, kinakaladkad ang mga lalaki at babae at sila ipinapasok sa bilangguan. At ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinapangaral ang salita. Ngayon po sa talatang ito, pagkatapos na mamatay si Esteban, isang malaking pag-uusig ang lumaganap sa Jerusalem Church. Ang lahat ay nagkalat maliban lamang sa mga apostol. Kaya, isang lalaki na ang pangalan ay Saulo. Siya ang namuno at dinakip ang mga mananampalataya at ibinilanggo sila. Kinuha naman po ng mga Kristiyano, ito pong si Esteban, patay na po siya dito, dinala siya sa kanyang libingan at sila ay nanaghoy para sa kanya. Ang mga naikalat, sabi po, sila ay nagtungo sa iba't ibang lugar at ipinangaral ang salita. Sila ay naikalat kung saan-saan.
At dahil po doon, ipinangaral nila ang salita. Ngayon, sila po ba ay nagtago kung saan-saan dahil sa takot na baka sila ipatayin? Ganun po ba ang dahilan? Hindi po. Sinadya po silang ikalat ng Diyos. Bakit po? Para magtago, hindi po. Para maikalat at magbahagi sila ng Ebanghelyo sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ngunit ano po ang gagawin nila kung sila ay mananatili lamang sa Jerusalem? Kaya pinahintulutan silang magkawatak-watak, mausig upang maikalat ng mga Kristiyano ang magandang balita sa iba't ibang panig ng mundo. Kagaya ng isang bahay na susunog, kapag hinampas mo ito, kakalat ang baga at ang baga ay makakarating sa malayong lugar, kakalat po ang apoy. Kaya kahit saan magtungo ang mga taong naikalat, talagang ipinangaral nila ngayon ang Ebanghelyo. Sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang Roma, hanggang sa Europa, matapang silang nangaral. Lahat po sila ay mga pangkaraniwang mga banal lamang, mga normal na tao. Ang mga apostol lamang po ba ang nangaral? Ang evangelism po ba ay sa pastor lamang, mga mangangaral o sa missionary lamang? Alam niyo po, kahit na mayroong pagkakaiba sa paraan ng ating pag-i-evangelize, magkakaparehong bagay lamang po ito. Ang ibang tao ay nag-i-evangelize ng mabuti, kagaya ng mga mangangaral at mga pastor. Nais ng Diyos na gamitin tayong lahat upang maipangaral ang Ebanghelyo. Kaya naman, maipapangaral o masiglang maipapangaral ang Ebanghelyo kapag tayo po ay talagang humahayo. Huwag po tayong matakot. Kailangan nating gawin ang dapat nating gawin. Dapat may takot kahit iba-iba tayo, walang takot kahit iba-iba tayo ng pamamaraan. Kailangan nating mag-evangelize online, physically, sa maraming tao, iba-ibang pamamaraan, pero lahat tayo, kailangan po nating mangaral. Yan po ang dapat nating gawin. Gaya po ng mga ginawa ng mga sinauna ng mga kapatid. Sila na nabuhay noong sinaunang iglesia. Kaya kailangan po nating ipangaral ang Ebanghelyo. Tingnan din po natin dito sa Gawa, Chapter 9 naman po, verse 22. Verse 22, ngunit lalo pang naging makapangyarihan sa pangangaral si Saulo at kanyang nilito ang mga Hudyo na naninirahan sa Damasco sa pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Nang ipinahintulot na po ng Diyos na patayin si Esteban, ay nagdatag naman siya ng higit na makapangyarihang ebanghelista. Sino po siya? Si Saulo. Isa siya noon sa mga nag-udyok upang patayin si Esteban. Nang siya ay mamatay, pinangunahan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Sinabihan siya na ang mga Kristiyano ay nasa Damasco, kaya kinuha niya. Humingi siya ng pahintulot mula po sa mga punong pare, at dinala ang maraming tao sa Damasco. Ang Damasco ang kapitolyo ng Syria noon. Malaking lungsod ito noong mga panahong iyon. Nang sinabihan siyang maraming mga Kristiyano doon, siya po talaga ay pumunta upang hulihin sila. Nang siya ay papalapit na po sa Damasco, siya ay napaka mapagmataas. Subalit biglang may liwanag na nagliwanag sa kanyang paligid mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Sinabi niya, "Sino ka po, Panginoon?" At siya'y sumagot, "Ako si Jesus na iyong inuusig." Sinabi po niya, "Sino ka, Panginoon?" Nagkaroon ng maliwanag at nabulag po siya. Subalit siya ginabayan sa pagpasok sa Damasco at pagkatapos ay nagpakita si Ananias at sa kanya ay nagsabi, "Kapatid na Saulo, isinugo ako ng Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan sa iyong pagpunta rito upang muli mong tanggapin ang iyong paningin." Pinabagsak ng Diyos sa Saulo na naging laban sa Ebanghelyong ito
at ginawa siyang apostol ng mga hintil. Kaya siya ay orihinal na kukunin ang mga Kristiyano na nasa Damasco, ngunit bigla siyang nagbago nang natanggap niya ang kaligtasan at nabaptize. Sumunod at nagpasimula siyang nangaral ng ebanghelyo sa mga Hudyo na nasa Damasco at pinasuko niya sila. Matapang siyang nangaral, kaya nga ang mga Hudyo sinubukan na siyang patayin. Kaya siya'y tumakas gamit ang isang basket, papalabas po sa kastilyo sa gabi, at ginawa po talaga siyang dakilang apostol ng Diyos at sumulat ng higit sa 40 na mga aklat sa Bagong Tipan. Walang dakilang tao na gaya ni Pablo sa Bagong Tipan. Ibig sabihin ng Saulo ay malaki at ang Pablo naman ay maliit. Inalis ng Diyos ang aruganting si Saulo at ginawa po siyang Pablo. Kung si Moises ang dakilang tao sa Lumang Tipan, si Pablo naman po ang dakilang tao ng Bagong Tipan. Kaya't ang kamatay ni Esteban ay hindi nawala ng kabuluhan dahil sa isang taong namatay, itinatag ng Diyos ang isa pang tao kung saan matapang na nangaral para sa Panginoon. Kaya hindi hahayaan ng Diyos na mawala ng kabuluhan ng kamatayan. Kung siya man ay isang mangangaral, dikon, normal na Kristiyano, pangkaraniwan, kung nabubuhay ka ng gusto para sa Panginoon, sinasakripisyo mo ang iyong sarili, gagawa ang Diyos ng mas malaking kasaysayan bilang resulta, sigurado po yan. Kaya't huwag mag-alala. Ngayon ang ebanghelyo ay maisigasig ng naipapangaral sa maiksing panahon lamang. At ito na po ay nagpasimulang ikalat. Kaya simula doon, nagkalat na sa mga Hudyo, napunta sa Samaria at sa mga hintil mula sa iba't ibang rehiyon. Kaya naikalat po ang ebanghelyo dahil po sa mga pangyayaring ito. Ikinalat mula sa Samaria hanggang sa hintil mula sa iba't ibang rehiyon. Tingnan din natin, Gawa chapter 9 sa verse 31 naman po. Sa gayon nagkaroon ng kapayapaan at tumatag ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria na namumuhay na may takot sa Panginoon at may kaaliwa ng Espiritu Santo. Ito ay dumami. Kaya lahat sa Judea, Galilea at Samaria, ibig sabihin sa buong Israel, hindi lamang sa kanilang iglesia na nasa Jerusalem, gaya ng sinabi ng Panginoon, sa bawat rehiyon ay naitatag ang bawat iglesia na may tulong ng banal na espiritu at may paggalang sa Panginoon. Meron silang kaaliwa ng banal na espiritu habang ipinapangaral ang ebanghelyo. Tinutulungan sila ng Espiritu Santo. Pinalakas ang kanilang loob, pinatibay sila sa salita. Kaya sabi dito, namumuhay na may kaaliwa ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, paglakad ay gaya ng malaking hukbo na lumalakad ng aktibo. Ito ay dumami, sabi pa po, masigla. Ipinapakita nito sa atin kung gaano kaaktibo ang kasaysayan ng ebanghelyo ng Panginoon na nagsimula po sa Jerusalem. Ito ay nasa pagkilos ng banal na Espiritu. At dito, ipapakita sa atin yung kaaliwan, yung pagtulong ng banal na Espiritu upang magawang aktibong maipangaral ang ebanghelyo. Aktibo na ipinangaral ang ebanghelyo dahil po ito sa tulong ng banal na Espiritu. Ngayon, kung titignan nyo mula Jerusalem, kumalat po ito hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng mundo. Hanggang ngayon, yan po ang ipinapakita sa atin ng pagkilos ng Espiritu. Tingnan din po natin, Gawa chapter 11 verse 24. Gawa 11 verse 24. Sapagkat siya'y mabuting lalaki, at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya at napakaraming tao ang idinagdag sa Panginoon. Si Bernabe po, siya po ay isang halimbawa ng magandang pananampalataya sa unang iglesia. Sabi dito, sapagkat siya'y mabuting lalaki.
ang mga Kristiyano ay dapat din pong maging mabubuting tao. Isang mabuting tao sa paningin ng Diyos, sabi pa po, puspos ng Espiritu at ng pananampalataya, Gawa 11:24. Kapag ikaw ay puno ng banal na Espiritu, ikaw ay puno ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay matapang na gumagawa ayon sa salita ng Diyos. Ang kasaysayan ng Ebanghelyo at ang kanilang bilang ay naragdagan, nadaragdagan araw-araw. Kaya gumawa ang banal na Espiritu, napuspos sila ayon sa salita ng Diyos, idinagdag sa kanila araw-araw ang mga naliligtas. Kahapon po, umatin po ako ng inauguration ng isa nating church, Sonchon Church sa Chonchongdo. Kahit na walang malaking pamilya pa doon, ngunit nagtayo na po sila ng malaking church. At ngayon dahil po sa coronavirus, ang inauguration ceremony ay nantala. Kaya halos kada linggo, nahantala po ito. Ngayon para sa mga inauguration ceremony sa bawat church, ang donasyon po ng mula sa Seoul Central Church para sa inauguration ceremony, lamang po yung malaki. Alam niyo po, dapat po tayong tumulong dito. Ngunit tuwing ako ay pupunta sa inauguration ceremony, sila ay nagtatayo ng bagong church at gumagawa ng husto. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat. Ngunit mayroon pong bagay na lagi akong binabanggit. Hindi po kinakailangang abutin ng mahabang panahon para punuan ang iglesia ng gadun karaming mga tao. Halimbawa, sabihin po natin, 100 po yung miyembro sa isang church. Kung mayroon po doong 100, kung mag-i-evangelize tayo ng isang tao kada taon, hindi naman tayo mag-i-evangelize lang ng isang tao, di ba? Mag-i-evangelize tayo ng mas marami hanggang sa ikamatay na natin. Yung ibang mga tao, hindi lang po isa, kundi isang dosena sa isang taon. At may ibang tao ang nag-i-evangelize ng mas masipag kaysa dito. Kung mananalangin at maghahanda po tayo, sa dami ng mga tao, isa lang ba ang maliligtas? At kung mag-i-evangelize po tayo ng isang tao kada taon, bawat 100, ito po ay magiging 200 kaagad. Tama po? Ilan po ang bilang kapag dalawang taon na? 400. Tama po? Pagkatapos po ng tatlong taon, magaling po ba kayo sa math? Easy lang po, 600 na po dapat. Sa apat na taon, 1,200. Sa lima, 2,400. Tama po? Hindi po kailangang abutin ng mahabang panahon. Kung gagawin lang po natin ang ating makakaya hanggang sa kamatayan, hindi po ba ito mangyayari? Ayos na po ba kahit isa ang maligtas gaya ng buto na tumubo sa gitna ng tagtuyot? Ayos na po, subalit kailangan pa po natin ng mas magandang resulta. Wala po tayong panahong dapat sayangin. Kung puno po tayo ng banal na Espiritu, hindi ba lilitaw ang milagro o himala ng Diyos? Nung unang panahon ng mga nakakita ng kamatayan at pagkabuhay muli ni Jesus, habang sila ibuhay pa, silang mga nakarinig ng salita ay naligtas at maiksing panahon lang ang Ebanghelyo po ay aktibong lumaganap mula Jerusalem hanggang sa Judea at Samaria. Doon po nakarating sa Europa, papuntang Roma at sa buong mundo po. Tama po? Kahit na po may mga pag-uusig na dumating sa maiksing panahon, ilang mga pag-uusig ba ang naganap sa unang panahon ng Iglesia? Kahit na po may mga pag-uusig at anumang kahirapan, kung ang banal na Espiritu ang kikilos, gagawin po ito ng Diyos. Kaya, para maipangaral po natin ang Ebanghelyo sa huling panahon, tayo po muna ay dapat na mapuno ng Espiritu Santo at manalangin po dapat tayo ng taimtim upang magamit pa para sa gawain ng Diyos. Mula sa maliit na mga bagay na kaya mo pong gawin, silang mga tapat sa mga maliliit na bagay ay magiging tapat din po naman sa mga malalaking bagay. Kung ikaw po ay tapat sa maliliit na bagay, tutulungan po tayo ng Diyos sa mga malalaking bagay. Kung ikaw po ay tapat sa maliliit na bagay, nariyan lagi ang tulong ng Diyos. At mula sa maliliit na bagay na kaya mong gawin, mangyayari ang gawain ng kaligtasan sa loob ng church. Ngayon po, ang coronavirus po ay parang patapos na.
Di magtatagal kapag ito ay nahinto na, yung mga bagay na tiniis ng mga taong hindi mananampalataya, ano ang kanilang gagawin? Sila ngayon ay mamamasyal. Sa panahon po ngayon, dahil po sa sila ay hindi makapamasyal abroad, talaga pong inip na ang mga tao. Pero narinig ko po ng Jeju Island ay puno na dahil inip na ang tao. Maging sa US ay nagiging magulo po. Sabi nila na gusto nilang mamasyal abroad para gawin po yung kanilang gusto. Ngayon kung mabibigyan pa tayo ng kalayaan, mayroon po ba tayong panahon para mamasyal at magsaya? Iba po sa atin. Para po sa atin, gagamitin po natin hanggang sa uli ang ating lakas upang mag-evangelize ng gusto mula sa ating puso at tumungo sa Panginoon gaya po ni Esteban. Gaano nga po ito kamangha-mangha? Sa may ganitong pag-iisip po, kahuli-hulihan po, ang Panginoon po ang nakaupo sa kanyang trono ay tatayo. Siya rin po ang sasalubong sa inyo. Gamit ang gantong puso, tayo po ay mamuhay ng may kasipagan sa pamamagitan ng pagtulad sa pananampalataya ng mga naunang banal. Upang mapuno po tayo ng banal na espiritu, maaari po, patuloy ko pong sasabihin hanggang sa ito po ay maiukit na po talaga sa inyong puso at mga buto. Dapat po tayong maging handa. O baka sabihin nyo, oh, pagod na ako. Mapuno na naman ng banal na espiritu ang topic. Pagod na po ba kayo tungkol dito? Pagod na po ba kayo pag nag-aalmusal, mananghalian, o maghapunan ng kanin? Kung hindi po kayo kakain, mamamatay po kayo. Mawawalan kayo ng lakas. Kung hindi po niyo matatanggap ang mapuno ng banal na espiritu, hindi po niyo magagawang maipamuhay ang buhay pananampalataya po ninyo at hindi niyo po magagawang maipangaral ang ebanghelyo. Kung makikinig po kayo at parang wala lang, ano po ang silbi nito? Kaya po, ako po ay taimtim na dumadalangin para sa pagsasakatuparan ng dakilang gawain ng Diyos. Ngayon, manalangin na po tayong lahat. Mahabaging Diyos na nasa langit, maraming salamat po at iniligtas po ninyo kami sa huling panahon at sa paggabay po ninyo sa amin upang paglingkuran ng church sa natitira naming buhay upang maipangaral ang ebanghelyo at maging masunurin. Kahit mahihina pa po kami, naniniwala po kami at nagpapasalamat na nanampalatayang kayang gawin ng Panginoon ang higit sa taimtim naming ninanasa at dinadalangin. Salamat din po Panginoon sa pagkilos po ninyo upang ang ebanghelyo ay aktibong maipalaganap sa maraming bansa. Maraming iglesia po ang naitatayo sa buong mundo at naipapalaganap po ang ebanghelyo. Punuin po ninyo kami ng inyong salita, karunungan at banal na espiritu upang lahat po kami ay magamit sa mahalaga po ninyong gawain sa huling araw. Kami po ay nagtitiwala lamang sa mahabagin at makapangyarihan ninyong mga kamay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.